Umalma ang Beverage Industry Association of the Philippines sa panukala ng isang mambabatas na taasan ng buwis sa soft drinks at carbonated drinks tulad ng ginawa sa beer. Giit ng asosasyon na hindi lang mga tauhan ng mga planta ang maapektuhan nito, kundi maging mga nagtitinda ng soft drinks at industriya ng sugarcane. May news to go si Sherian Torres. Para hindi sobra-sobra ang konsumo, ang babalang drink moderately, hindi lang daw dapat para sa beer, kundi dapat para rin sa soft drinks at carbonated drinks. Wala rin problema ayon sa Beverage Industry Association of the Philippines o BIAP. Pero paano kung tulad din ng beer, dagdagan din ang buwis sa soft drinks? Yan mismo ang panukala ni Nueva Ecija Representative Estrelita Swansig, dagdag na 10% ad valorem tax. We are just curbing the consumption or reducing the consumption because of the effect to the health. Sa panukalang dagdag buwis, umalma na ang BIAP. It's very difficult to say, sir, to say exactly how much should be taken or how much should not be exceeded in things like that, because it is, as I said, relative to the whole diet itself. Bukod dyan, nangangamba ang BIAP na kung maisabatas ang panukala, 24,000 manggagawa sa mga planta ng soft drinks ang maaapektuhan. Gayun din ang mga maliliit na negosyante nagtitinda nito. Pati raw sa mga nasa sugar industry na isa sa mga sangkap ng soft drinks. Pero sabi ni Dr. Shelo Magno ng UP School of Economics, 8% lang naman ang benta ng mga soft drink ang inaasahang mababawas kung itutuloy ang dagdag buwis. At kaugnay naman sa isyung hindi solusyon ang dagdag buwis sa epekto ng soft drinks sa kalusugan. People consume many different kinds of foods and beverages, so no one single food or beverage alone can be said to be responsible for making people obese. Sabi ni Magno, marami pang ibang may tutulong ang dagdag buwis tulad na lang sa kalikasan. We have to consider, because this has happened in India, we have to know that a half liter of soft drink actually requires 150 to 300 liters of water. Ano kaya ang masasabi ng mga nagtitinda at bumibili ng soft drinks? Pagtaas ang presyo ng soft drinks, siyempre malilit yung kita namin. Napakarami na pong naghihirap po ngayon, tama po. So, huwag na po tahasan. Okay lang naman po kasi yun nga po, may side effect din po kasi minsan ng mga soft drinks. Inatasan na ng House Committee on Ways and Means ang UP School of Economics at Department of Finance sa pag-aralan kung saan maaaring gamitin ang makukuhang dagdag koleksyon sa soft drink tax. Sherian Torres, GMA News.